Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalo ba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang lupa, langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Huwag mong ikalungkot ng labis ang pagkaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Sumagot si Samuel, "Paano ako pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niyang nagpunta ako roon." Sinabi ng Panginoon, "Magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka sa akin. Anyayahan mo si Jesse at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis." Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ng Panginoon. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya'y sinalubong ng matatanda ng lunsod at nanginginig na tinanong, "Sa ikabubuti ba namin ang inyong pagparito?" "Oo," sagot niya, "naparito ako upang maghandog sa Panginoon. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin." Pinahanda rin niya si Jesse at ang mga anak nito at inanyayahan sa paghahandog. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili,
Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tignan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitignan ng tao, ngunit puso ang tinitignan ko. Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadad at pinaraan din sa harapan ni Samuel. Ngunit umiling si Samuel at sinabi, hindi rin siya ang hinirang ng Panginoon. Tinawag ni Jesse si Sama. Ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ng Panginoon. Isa-isang tinawag ni Jesse ang pito niyang anak. Ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, wala ka na bang anak kundi iyan? Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa, sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo, hindi natin sisimula ng paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse at siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, siya ang hinirang ko, pahiran mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisidla ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang espiritu ng Panginoon. Pagkatapos, si Samuel ay umuwi sa Rama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Si David na aking lingkod, ang hinirang kong ibinukod. Ika'y nagsalita noong pamanguna sa mga lingkod mo at ipinakita yaong pangitain at ito ang badya. Aking pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Si David na aking lingkod, ang hinirang kong ibinukod. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Si David na aking lingkod, ang hinirang kong ibinukod. Ako'y tatawagin Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitoong daigdigan. Si David na aking lingkod, ang hinirang kong ibinukod. Tumayo po tayo. Sama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa'yo.
Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga na paraan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay nangingitil ng uhay ang mga alagad. Kaya sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tignan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David nung si Abiatar, ang pinakapunong saserdote, nang siya at ang kanyang mga kasama'y nagutom at walang makain? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Ngunit kinain ito iyon ni David at binigyan pa ang mga kanyang mga kasama." Sabi pa ni Jesus, "Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Sa ating unang pagbasa, magandang tignan at pansinin na ang Diyos tinatawag yung hindi minsan pasok sa standards natin. Sa ating unang pagbasa, narinig natin nung si Samuel ay nakay Jesse at ang lahat ng kanyang mga anak ay kanyang tinawag, mga matitipuno. Pero ang tinawag ng Diyos ay isang hamak at simpleng lalaki. Isang pastol. Sa katunayan nga, pinatawag pa si David na nasa pastulan at nangangalaga sa kanilang mga alaga. Maganda rin para sa atin bilang Kristiyano na sa ating paglago, sa ating pananampalataya, mas lalalim tayo sa ating pagtugon sa Diyos. Hindi lang tayo nakatuon sa panlabas. Hindi tayo sipin nakatuon sa panlabas na paningin, sa panlabas na pagdiriwang, pero lumalalim ang ating pananampalataya natin tungo sa pagbabago ng buhay. Na ang bunga ng ating ginagawa, ang ating debosyon, ang bunga ng ating mga panalangin, pagsisimba, ay magtungo sana sa pagbabago ng buhay. Merong inner transformation na nangyayari sa buhay natin dahil si Jesus ang sinusundan natin. Na hindi na sana panlabas lamang ang ating pananampalataya na mas iniisip natin kung ano ang sasabihin ng iba. Na masyado tayo nakatuon sa panlabas na pagdiriwang. Pero sana yung panlabas ay magtungo sa pagbabago ng kalooban. At ito po yung mahalaga sa Diyos. Ang nasa kalooban ng tao. At yun ang mahalaga na sa Diyos para sa ating lahat. Na ang pagbabago natin at paglago natin sa pananampalataya natin, merong pagbabago ng puso at kalooban natin. Doon tayo lalago sa pananampalataya.
doon tayo lalago sa ating pagtugon sa Diyos. At yun ang nais ng Diyos para sa atin, na lumago tayo sa ating pananampalataya. Hindi tayo manatiling ganito lang. Hindi tayo manatiling, eto lang ako eh, wala na akong magagawa dito. Hindi ho ganoon. Lahat tayo ay may kakayahan na lumago. Lahat tayo ay may kakayahan na lumago sa ating pagtugon sa Diyos. Lumago sa ating pananampalataya. Lumago sa ating pagsasabuhay ng pananampalataya natin. Kaya ho, magandang hamon ito sa atin na ang ating pananampalataya, ang ating mga pagdiriwang, hindi tayo manatili sa outward observance. Kung hindi, mag-level up na tayo, lumago tayo tungo sa pagbabago ng puso at isipan natin, sa pagbabago ng kalooban natin. At doon natin masasabing, may bunga ang pananampalataya natin kasi nagbabago ka na. Nagbubunga ang iyong debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno kasi nagbabago ka na. Mas nagiging maunawain, mas nagiging mapagpasensya, mas nagiging mapagpatawad at hindi na nagkikimkim. Doon natin nakikita na ang mga panalangin at pagsisimba ay nagkakaroon ng bunga dahil bumabait ka na. At ito po sana ang naisin natin. Ito ang hangarin natin. Hindi nakatuon sa panlabas, kundi nakatuon sa pagbabago ng puso at isipan natin. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na tinawag tayo maging kanyang malalayang mga anak sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ang ating itugon, Panginoon, ng araw ng Pangilin, basbasan mo kami. Panginoon, ng araw ng Pangilin, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano naway ituring ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa pagkakasala, manalangin tayo. Panginoon, ang araw ng Pangilin, paspasan mo kami. Ang lahat ng mga mambabatas naway gumawa ng mga makataong batas na maglilingkod para sa ikabubuti ng lahat, manalangin tayo. Panginoon, ang araw ng Pangilin, paspasan mo kami. Ang batas naway huwag nating ilagay nang higit pa sa ating pagkatao, bagkus unahin ang pagpapatupad ng dakilang utos na magmahalan tayo, manalangin tayo. Panginoon, ang araw ng Pangilin, paspasan mo kami. Sa mga nababahala sa kanilang karamdaman, naway makatagpo sila ng kaginhawanan at lakas ng mga taong nagmamahal at kumakalinga sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, ang araw ng Pangilin, paspasan mo kami. Panginoon Diyos, naway maging paanyaya sa amin ang bawat batas mo upang mahalin at paglingkuran ang aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo.
tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Tumayo po tayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Itong Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisara pa ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sangang landas ay may kahirapan, kung may lungkot o panganib sa iyong bigla dumalaw. O kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasan, Panginoon, ang balingan, Panginoon, ang asan. Wika niya'y halina't lumapit sa akin, kayong mga napapagal aking pagiging hawain, bigat ng inyong pasanin ay aking pagaganin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansan Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makakamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.